So yun, okay. So paano nga ba ang gagawin natin sa pagkuklone? So gamit ko po ang Vegas Pro 16. So ngayon, compatible po siya sa Windows 10. Okay, so ang gagawin po natin is open lang po natin ating mga files na gagamitin. So for example, sa aking ginawa, meron akong dalawang video na akin pong ili-layer or gagamitin natin para sa ating pagkuklone. Okay, so ito na, nabuksan ko ng isang video, ang video number 1. I-play muna natin kung anong content nito, no? Okay. Ayan. So ang ginawa ko as if meron akong kausap. Okay. Ano title? Oh. Ayan. So nagtanong kunwari ako anong title. Sitor. Okay. So yun yung una kong video. Lakasan mo. Ayan, kunwari meron akong kausap. Meron akong kinakausap. Lakasan mo. Diyan sa video ng yan. Okay. So yun, tapos na ating unang video. So tingnan naman natin yung ating pangalawang video, no? Na kung saan sila ang aking i-layer. So buksan natin ang ating video number 2. Okay. Ayan. Ito ang ating video number 2. I-play naman natin, no? As if siya yung kausap natin. Ayan, kunwari sumagot ako sa tanong kanina ng unang nagsalita, na in this case, ako pa rin. Okay, so ang gagawin natin mamaya is pagsasamahin natin sila na parang nag-uusap talaga sila. Okay, so ipapakita ko po dito sa video na to, kaya tapusin nyo po. At by the way pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe right now. Kasi meron pa tayong mga tutorial na gagawin pa sa channel na to. Okay? So sige po, at simulan na natin para po ay hindi na po magtagal pa. So ang gagawin po natin is ilalagay po natin sa panibagong layer itong pangalawang video. So paano gawin yan? Idadrag lang po natin yan pababa, ang video at saka yung audio na track. Okay? So ang video at saka audio na track, drag lang natin pababa, saka natin siya ilaline up doon sa layer na nasa taas. Ayan, magkalinya na sila. Okay, ngayon, pakinggan natin siya, na pakinggan natin. Tingnan mo kung anong mangyayari. Okay? So, titingnan natin kung anong mangyayari. I-play natin siya ngayon na magkapatong yung layer na to. Okay, sa play. Ayan. Okay, so kung magpapansin nyo, yung nakikita lamang natin is itong nasa ibabaw na layer. Ito yung nakahiga ako. Ano title? Extraction. Pero yung video, yung audio is magkausap na kami, no? So hindi lang nakikita yung video ng second layer, yung nakaupo ako. Okay? So yun po ang ating i-reveal mamaya. Oh, di ba? Oh, nag-uusap na ako ngayon. Okay? So ang gagawin natin ng maya-maya is i-reveal natin yung aking pangalawang sarili, itong layer sa baba. Ayan, sige. Let's proceed. Gawin na po natin ito ng mabilisan. Okay? So, una po natin gagawin is maghahanap tayo ng area na kung saan hindi nag-overlap yung movement ng dalawang video. Okay? So, kung hindi nag-overlap yung movement ng dalawang video, gagawa po tayo ng hahanap po tayo ng area. Okay, sige. Tingnan natin. Kumari, tingnan natin ha. Kung saan mayroon silang common na scene na hindi sila nag-overlap yung movement. Ibig sabihin, hindi tinatamaan ng movement ng una at ng pangalawa video. Okay? So, ito ang aking nakikitang area. Ito yung ginahitan ko. Ito yung area na nakikita ko na hindi yung mga walang movement. No? Kahit anong galaw ng dalawang tao dyan, hindi tinatamaan. Tingnan natin ha. Okay? So itong area na to, tingnan natin. Okay. Tingnan natin muna dito sa ating unang video. O, di ba? Itong area na to, check natin ha. Ito naman sa pangalawang video. Okay? Check natin din, no?
Yan, sa area na yan, yung movement ng tao is hindi siya tinatamaan. Okay, sa mga areas na yan. Okay, so ibig sabihin, iyan yung area na pwede kong gawin o pwede kong maging hati sa dalawang video na to. May isa pang way para tingnan kung paano, isa pang way para tingnan kung alin niya ba yung area na hindi natatouch ng mga movement ng ating mga characters ay pag papa-decrease ng opacity or yung transparency ng video sa ibabaw. So yung binabaan ko to, ito totong green na to, itong pull tab na to, nakita nyo na yung dalawang tao is nagkaroon ng nag-appear sa screen. Okay, so i-play natin kung saan area ang hindi dito natatouch. Ayan, ayan, play natin. Ayan, mahalaga kasi yan. Diyan kasi tayo mamaya magkakaroon ng ating workspace. Ayan. Diyan tayo magkakaroon ng tinatawag nating masking. Okay, ito pong gagawin natin is masking. Ayan, so itong area talaga na to, na itong area na to, ang common area nila na walang nagiging movement. Okay, so ito lang gagawin natin. Okay, balik muna natin yung opacity sa 100%. At ang ating pong gagawin ay i-click lamang po yung event panel. Yung ito, 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 yung sa video. Yan, yung event FX. Okay, itong video ha, kasi ito audio po kasi yan eh. So ang gagamitin natin itong nasa video. Ayan, i-click lang po natin yan. So typically lalabas yung ganito, pwede mong piliin yung crop dyan, Vegas crop. Pero usually lalabas na po agad yung crop yan, kaya i-close mo na lang to. Ayan, nasa likod. Video event FX, kung makapansin nyo po, pan crop yung naka-highlight ng blue, pan crop. Ayan. So natandaan po natin yung area kanina na kung saan walang nag-overlap. Ito pong gagawin natin, i-click mo lang po itong mask, itong square na to, i-check mo lang yan, ayan, at piliin mo lamang itong ating tools dito, ayan, itong Anchor Creation Tool o ACT, okay? So yan, pinili mo yan, dapat naka-highlight yan. Ngayon, kung saan yung area na walang overlap, doon tayo mag-create ng masking, ng guhit, kumbaga. Okay, ito, okay. So, ganyan gagawin natin. Just click, tapos, click ulit sa ibang area. Click release lang. And, hanggang dito sa area na to. Diyan yung area na walang overlap yung dalawang character. Ayan. So, kung napansin nyo, itong naka-dark no, na area ay nawala, no, nawala siya doon sa screen ng layer natin. Okay? So nag invisible siya. Nakita ngayon yung mayroon doon sa likod ng layer natin, yung second layer. So yung unang layer, kung ano yung nakapaloob doon sa ating pinili, yun ang kanyang nire-reveal at tinatanggal niya yung hindi kasama doon sa selection. Okay? So ngayon, na-reveal ngayon yung nasa likod na character. So ang problema natin ngayon naman is magkaiba yung kanyang light. Tama? Okay? So magkaiba yung kanyang light. Ito, itong dalawang to, magkaiba yung kanyang light. Kaya mapapansin natin, yung dalawang video is magkaiba yung brightness. Okay? At kitang-kita itong solid na line. Kita niya, itong solid na line, kitang-kita. Yan. Mapapansin, yan. Yung solid na line is kitang-kita. At yan naman po ang ating babaguhin. Paano po? Dito lang po yan sa feather natin. Gagawin, feather type. Just yung drop down, click both. Ayan. And itong feather percent. So, pansinin nyo ha. Pansinin nyo yung mangyayari dito sa solid line na yan. Kapag, yan. Itong solid line na yan. Kapag in-increasean natin yung feather percent. Tingnan mo ha, dahan-dahan nawawala yung solid line. Ayan, na para na siya ngayon tamang blending. Okay, so hindi, yan 28. So hindi na po halata ngayon yung solid line na meron kanina. Okay, so nagkaroon po tayo ng feather na tinatawag.
Ayan. Okay, so that's it. Tapos na tayo. Na-reveal na yung dalawang, ganun lang kasimple siya. So just close this one, no? Close lang natin to. Close mo to. Kasi tapos na tayo. And check natin kung ano nangyayari. Play natin. O, oh, diba? So, para na ngayon sila talaga ang isang scene, isang settings. Ano title? Extraction. Oh. Extraction. So, meron lang konting problema sa lightings kasi ginamit lang natin dito is mobile. At saka hindi consistent yung lighting nating area. Lakasan mo. Para sila nag-uusap. Okay? So ganun lang, actually napakasimple lang, maging creative lang kayo, marami pa kayong pwedeng gawin gaya ng ibang mga ginawa ko ng pag-release ng electric fan and so on and so forth. Ayun, so tapos na tayo. By the way, makalimutan ko kanina, kapag nagsimula kayo magtrabaho, please save nyo po siya, no? I-save nyo po muna siya as project. Kasi baka biglang nag-brown out, o di kaya hindi ka pa matatapos, pwede mo siyang balikan. Okay, so i-save muna siya as project. Ganito po kung paano mag-save. Ayan. Control S lang po yung ginawa ko, by the way. Pero pwede din sa file save. At pinangalanan ko lang ng TUTS o TUTS. Ayan, Vegas Pro Project siya. Ngayon, ang purpose nung is pwede mo siyang balikan anytime. Ayan. Okay, pag binusa mo itong TUTS o TUTS is pwede mo siyang buksan anytime, sarado mo, hindi ka natapos, pwede mo siyang balikan. Okay, so ngayon, kunwari, finish na lahat ng effects, nagawa ko na, lahat ng layering, lahat. Ang gagawin ko ngayon, isi-save ko siya ngayon, ko is file save as, render as, no, file render as. Ngayon ang ginagawa ko usually dito itong 8 Mbps na 1080x30 Windows Media Video 11. Okay, so marami yan, mamamili ka pa, pwede yung pang iPhone and so on and so forth. And click browse kung saan mo siya gustong i-save. Ako dito kasi sa tutorial na to, ayan, so naka-save na siya dito sa my tutorial. And babaguhin ko na lang yung pangalan kasi final na eh, tapos na eh. So, halimbawa, ipapangalan ko dito para mas maganda is cloning tutorial. Tutorial. Okay, so tapos na ako. Render. Ayan, so hintayin lang po natin na mag-save siya. Okay. Ayan, medyo mabilis yung saving ng aking computer na yun, ha. And presto, I'm done. Check natin. Open folder lang natin para makita natin yung ating file. Then, let's check ang aking output. Ayan, cloning tutorial. Okay, so i-open ko siya with, kasi yung ibang player ko hindi nagana, with movies and TV. Panoorin natin. So hindi na natin napansin yung solid na line kanina. Ayan, parang sila nag-uusap. Si Thor. Mm-hmm. Lakasan mo. Remote. Oh, parang sila nag-uusap. Okay, so yun. Ganun lang siya kasimple actually, no? Sa Sony Vegas po natin siya ginawa. Ang aking pong version is 16. Pro 16, okay? So, I'm done, no? So, parang nag-uusap lang sila. So, kayo na bahala malagay ng mga effects na pwede nyo idagdag, mga vlogger sound effects na pwede nyo ilagay dito. Okay, so, tapos na tayo, no? That's it. So, pwede mo siyang i-upload ngayon sa YouTube, sa Facebook, and you're done. Congratulations! Okay, so, some tips na lang. Idadagdag ko lang sa aking mga tips. Okay, ang ating unang tip na ilalagay, ibibigay is yung timer. So halimbawa to, gumawa ako ng script at saka timing kung kailan ako magsasalita, no, kung anong timer. So meron ako actually timer na nakagana sa aking computer na tinitingnan ko.
Ay, yan. So, yung si unang tao magsasalita, pangalawang tao magsasalita. So, aking tinatiming. Okay, yung pangalawang tip natin is yung steady po dapat yung ating capture. Okay, para hindi magkaroon ng problema doon sa framing. Dapat steady yung ating capture. So, ang ginawa ko actually, isang tuloy-tuloy na video yon, yung dalawang eksena, isang tuloy-tuloy na video, hindi ko ginalaw yung camera. Cellphone lang ginamit ko. Tapos, kinatkat ko na lang siya. And, ito, so, napakahalaga nito. Yung ating background. So, gaya na nakita nyo sa aking background, hindi siya magalaw na background. Okay? Yung background ko is steady, solid. Para yung hindi magalaw, para pag hinati ko siya, yung walang movement. Okay? Yung both video na yon. Okay? So, yon. So, pagpasensyahan nyo na yung video ni Kuya Berto ngayon, no? So, I hope na yung quarantine na to is magbigay sa atin ng additional na nakalaman pa, no? So, please, don't forget po to subscribe po at click that bell notification po para ma-update pa kayo sa susunod po natin magiging mga tutorial. So, marami pa kung gusto niyo upload habang quarantine po tayo ngayon. Let's continue learning and I hope God will protect us, no, sa bawat isa sa atin this quarantine, this pandemic na ating dinaranas ngayon. Kuya Berto, once again, God bless everyone and please don't forget to subscribe. Bye-bye!